meron po kaming foundation course, which is yung SAF Commando course, masasabi ko po na iba talaga po yung training namin sa SAF. So, we consider ourselves as highly trained and highly disciplined po kung ikukumpara po sa iba. Sa training po, yung aming foundation course, masasabi ko po talaga na rigid yung training namin. Kasama po ito sa training namin sabagkat kailangan po namin patibayin hindi lang po yung aming physical aspect, kundi pati na rin po ang emotional and mental capabilities namin. Kailangan po namin ito para sa aming mandato. Day 2 na natin, kasama ang Special Action Force Commando Trainees. Ang Special Action Force ang tinuturing bilang elite unit ng Philippine National Police. Ngayong day 2, very excited tayo dahil obstacle course naman ang ating susubukan. 32 course na obstacle course to, kaya naman titingnan natin kung kakayanin natin ang physical strength natin para kayanin lahat ng mga challenges nila. Kaya tara, samahan niyo ako. Umpisa pa lang ng ating pagsubok sa 32 Course Obstacle Challenge, sukatan na agad ng lakas ang labanan. Di man ako sigurado kung kakayanin kong tapusin ang hamon na ito. Siyempre, hanggat kaya, laban lang, di ba? Maliban sa physical challenges na aking kinaharap, dagdag pa sa mga naging hamon sa obstacle course na ito ay ang sumabay sa lakas at husay ng mga SAF Commando trainees. Kaya naman sa tuwing napapatingin ako sa kanila, di ko maiwasang mamangha kung gaano nila kaswabe tinatapos ang bawat challenge. Mano, left! Go! Go! Sige, go! Baba! Sa bawat pag-usad sa 32 Course Obstacle Challenge na ito, kasabay na rin ang pagod, unti-unti ring nadadagdagan ang hirap ng bawat challenge. Ambil. Takbo, gapang, dasal, akyat. Takbo, talon, dasal uli. Yo ay. Parang matalungol. Dito po nagtatapos, santay. Sa loob ng ilang minuto, ito lang ang naging laman ng isip ko habang tinatapos ang SAF Obstacle Challenge. Yan naman nang makita kong palapit na ako sa endline. Achievement unlocked. Pahinga konti tapos proceed na sa bonus mission. Bilang huling activity natin dito sa SAF Training Grounds, syempre, tuturuan nila tayo kung paano bumaril. Pero bago ang lahat, syempre kailangan matuto muna tayo ng tamang pag-assemble at paggamit responsibly ng mga firearms na ito. At sa ating unang try. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
Right, for day 2, dito nagtatapos yung challenges natin. Basically, obstacle course. 32 course obstacle course siya. So, kanina natunghayan nyo kung gaano kahirap. Yung mga pinagdaanan natin, maputik, mataas, nakakakaba kasi kailangan mo ng balanse, nakakapagod, talagang babad ka sa araw, pero kinaya naman kasi nga very supportive yung mga commando trainees natin dito. So, kinaya ko kasi nagtiwala ako sa kanila at syempre kinailangan ko rin magtiwala sa sarili ko, nakakayanin ko siya. Though, medyo mabagal ako kasi hindi nga ako ganun ka-physically ready for it. Pero, kinaya naman. Ano siya? All in all, good experience siya kasi, kumbaga hands-on na nakita mo, naramdaman ko. Experiential nga, kumbaga yung experience natin dito. Mahirap talaga yung pinagdadaanan nila. Sabi ko nga kanina, lalong tataas yung pagsaludo mo sa mga sakit. Ito, may galos akong konti, pero what more kung ano yung naramdaman ng ibang mga trainees natin sa buong stay nila dito. So, talagang dugo at pawis yung bibigay mo dito. Ano una, meaning ko talagang kabang-kaba ako and hesitant talaga ako na tumuloy na ako yung mag-experiential dito kasi alam kong talagang kumbaga patayan yung gagawing training dito, which is true enough. Gusto magpasalamat sa lahat ng mga nakasama kong mga trainees and of course yung mga supervisors nila na talaga hindi kami pinabayaan dito. It's a testament kung gaano kaseryoso yung mga troops natin para ipag ma-secure tayo sa lahat ng pagkakataon, kaya talagang titiyak nila ni training nila, talagang naka-focus sila para pag nasa operations na sila, ready sila humarap.